Caps Farming. Ang pakiya po dito is 1 million. Ayan po, daming bunga, lalaki. Grabe. Ah, grabe. Nakakatuwa po. Ayan, punong-puno po talaga ng bunga. Salamat po sa itaas. Daming bunga, isang buwig, bilangin natin. Bali, 8, 9. 9 na piraso, isang buwig. Karinas Enchanted Garden. Nandito po ako sa halaman na ni Mariano. Pakita ko po sa inyo yung pag-aalis ng dahon. Ayan, ganyan po yung kanilang gawa. Ang dami kong bunga, ganda. Ito po, ganda ng kamatis. Hindi po makita ang bunga pagka hindi inalis ang dahon. Kasi masyadong malago. Ayan po, daming bunga, lalaki. Grabe. Ah, grabe. Nakakatuwa po. Oh. Ayan, punong-puno po talaga ng bunga. Salamat po sa itaas. Ayan po, oh, ganda. Talaga pong kinis na kinis. At ang ganda. Lalaki. Ayan po yung kanilang ginagawa. Nakailang harvest na ito, Mariano? Tatlo. Nakatatlong harvest na po at... Naka 15 karga na yan. 15 karga na po. Bali, ilang box yun? Ay, sa tangkong. So, naka 100 box na po siya. Kahapon. Ayan po, dahing bunga. Oh, talagang... Oh. Ayan. Ang dahing bunga, oh. Grabe. Nakakatuwa talaga, oh. Ayan po, oh. Isang puno. Hindi lilimang kilo ang bunga. Mabigat talaga yung bigaya. So, tuloy-tuloy po. Naka... dahil bunga, isang buwig, bilangin natin. Oh, ito po. Bali, 8, 9. 9 na piraso, isang buwig. Ayan po. Oh. Ah, pag ganito ang bunga ng kamatis ko, ayos na. So, ilang kayo dito naggugupit? 10 tao po sila. So, ayan po yung paggugupit ni... Anong pangalan mo, Iya? Ah, Iho pala. So, Mario Joseph, nakatalakbong kasi. Pasensya na rin. Ayan. So, araw-araw po naulan dito sa amin. Ayan. Ah, grabe pala ang bunga na rin, Mariano, ng iyong kamatis, aba. Nakakatuwa. Eh di, lalo dito sa taas. Parang mas maganda ang ano nun. Hindi, maganda ang bunga ngayon ito. Ito dati dinabunga ng ganyan. Eh? Ngayon na galing. Galing mong magang halaman ngayon, ha. Talagang todo-todo, ha. Nagkakaroon ng paso, ano? Hindi naman naiwasan yan. Oo. So, nagkakaroon po siya ng paso. Ayan po. Oh, ito na mga nagupitan, oh. Ayan po. Ah, talagang punong-puno, ano? Grabe. Punong-puno ng bunga po talaga ang kanyang kamatisan, no? Grabe. So, tuwan-tuwa po ako kasi kitang-kita po ang bunga pag naalis ang dahon. Ayan po, oh. Talagang, ay, pagana rin. Tubong-tubo po si ma, yung pumakyaw. Wala daw bunga. Sobrang dami. Oh. Nakita na ang bunga ngayon. Kita na at nawala po ang dahon. Ayan po oh. Parang ubas din. Parang buwig-buwig po talaga ito. Nahinig ang tulos. Nagtutulos kami. Ayan po yung paggugupit nila. Nakikita nila. Oh, nakikita na yung bunga.
Hindi masakit sa kamay, Toy, ang paggugupit. Ha? Gawa nang nakakasakit sa kamay din yan eh, di ba? Oo. Ah, may guwantes kayo. Eh, bakit aring isa ay wala? Oo. Oh, grabe, ang ganda, ano? Are ang pinakamagandang kamatisan eh. Kaya gustong-gusto ko i-video siya. Okay, makikiraan nga, Toy. Makikilampas na ako. Picture natin na rin mga kamatis na are, oh. Dami. Ah, sunod-sunod, ah. Ayan po, napakaganda talaga ng kamatis na are. Bilib na bilib ako. Okay. Oh, talagang magaling, oh. Magaling, aba. Magaling ka talagang humimas, aba. Top nature, eh. Magaling talaga, magaling. Oo. Ito yung mahinang lupa ito. So, ang pakiya po dito is 1 million. So, madodoble. Kikita ng malaki yung pumakyaw. Kaya, tubon-tubo na rin naman si Mariano. Kaya lang. Bigayan lang. Oo. Ay, pangita na pong kikita ang pumakyaw. Madodoble ang pera niya. Magiging 2 million o higit pa. Basta hindi ho bababa ang presyo. Ayan. Oh. So, okay, marami naman din na ano. Siyempre, eh, nasa alaga. Oo. Kasi ang pagtatanim natin ay ano eh. Nasa alaga. Pa. Tapos, nasa suporta. Kailangan maganda ang iyong himas eh. Maganda himas. Sino gagastusan pa? Ay, kailangan yun ang number one. Oh, yung gastusin. Kasi kailangan punuin mo na agad ng pataba agad sa umpisa pa lang. Eh, kita mo, sabi mo nga, ilang sakong ipot siya. Kulang 700. O, 700 sako. Kaya, todo na po agad. Tapos, ang abono mong nagamit is? Siyam na sakong winner. O, panayara po ang gamit niya. 2-8 po siya. Talaga, iski nakaka-nervous mo. Napakamalabono. So, talaga, napakalaki puhunan ng pagtatanim. Kaya lang, pag pinagbigyan naman kayo, ay doble naman po ang kikitain. Ayan po. Sobrang gara ng halaman ni Mariano. So siya po yung nagmamanage na ngayon kahit pinakyaw na. Pinagkatiwala pa rin. So siya pa rin po yung nagmamanage ng mga tao, ng magtatrabaho, mamimitas, magkakarga, siya rin po. Kaya doble-doble rin naman ang kita. May kita pa rin siya. So ayan po mga ka-farmers. Tataas na po ako para makita nyo na rin naman yung aking mga tanim sa taas kahit hindi ganito kaganda. Gaganda rin. Gaganda pa rin. Bata pa naman. Mga mahigit na 2 buwan pa lang yun sa akin eh. Ang gandulo, buko. Kaya nga, ang gandulo po, bumubunga siya. Oh. Sa isang linggo, malalaki na rin niya. Kaya nakakatuwa tingnan eh. Tuloy-tuloy ang bunga niya hanggang sa taas. Ganda ng pagkakano. Okay. Okay. Sige, salamat Mariano. Okay. Ayan po mga ka-farmers. Sobrang dami bunga talaga ng kamatis niya. So, talaga pong pinagkalooban siya ng sa dami po ng bunga. Oh. Ah, grabe. Oh, kita niyo po. Ah, grabe talaga. Hanggang taas. Tuloy-tuloy pa ang bunga. Oh. So napakarami po ng bunga na rin kamatis na are. Grabe. Hindi limang kilo. Ayan po. Ito po yung kasamahan ng kay Mariano. So halos ay kulang 2 hektarya. Ayan. Meron pa lang tao. At sila ay mag-i-spray ngayon. Ayan. Si Nante. Ayan po. Power spray po ang gamit nila. Ayan po. Ito po yung kanilang gamot, yung plana. So, ayan po yung kanilang gamit, power spray. Kaya, mabilis po sila mag-spray. Si Nante, ang taga-spray. So, ilan kayo, Nante? Apat po. Apat po sila. Yung isa yung taga-spray, yung isa yung taga-ayos ng hose. Ito
ng ganito ilan? Templa ng manager. Kalahating ito. So kalahati po nitong manager dito sa kanyang kalahating drum. Tapos meron po siyang crop giant. Ito po, crop giant. Papalaki po ng bunga. Ano insecticide ang gamit mo? Pa? So Selectron po ang gamit nila. Ayan. So tatlong klase po yung kanilang ginagamit sa pag-i-spray. Ayan. So yun po yung kanyang gamit, power spray po, para at least ay mabilis ang kanilang pag-i-spray. Hindi na po sila hirap dahil hindi na pasampasan yung kanilang sprayer. Power spray nga po. Sa drum na lang po sila ang gamit nila. Ayan po. Ayan. Isa po tag-aayos ng hose at saka isa po ay nag-i-spray. So bali apat pala. Dalawa yung nag-aayos ng hose, sila po yung naglilinya. Tapos ayan po, isang tagahatak, tapos meron pa ho sa gitna. Ayun, ang ganda ng pagkaka-spray nila, oh. Talagang diretso lakad. So ang lakas ng buga ng kanilang sprayer, oh. Ayan, oh. Kitang-kita nyo naman, mga ka-farmers. Ayan po. Kailangan lang kay Dimas tsaka ano, may salamin dapat para ayan po, oh. Grabe, oh, ganda. Oh, ayan po yung pamamaraan ni Mariano. Kaya siya na po ay Don Mariano na ang tawag. Kaya yon, pag sinuwerte po tayo sa pagtatanim, sa paghahalaman, ay talaga pong milyon-milyon na kikitain ng isang ganito kalawak na taniman. So, sabi mo na, yun ay conforme po sa alaga ang paghahalaman. Correct. Tsaka sa presyo. Oh, sa presyo. Pagka medyo tumama po sa presyo ang inyong tanim, ay talaga pong milyon ang kikitain. So, 100,000 naman ang puhunan. So aabutin po ng 400 to 500,000 ang puhunan, tapos milyon naman ang babalik pagkaalis na ang gastos. Mga ka-farmers, andito na po ako sa taas. So ito po yung isang pwesto na pina-spray ko para tamnan po namin ng labanos ngayong susunod na buwan, ngayong Mayo. So medyo madilaw na ho siya, kaya malapit na po nga, malapit na siyang araruhin. So tatamnan po namin sila, siya ng labanos. So andito po ako naman sa kasunod na pwesto. Ito yung aming kamatis. Ayan po, ito na po yung pinakabata naming kamatis. Ang tanim po namin ay Smart 19. Ito po yun. So maganda na po siya. May mga bunga na, bulaklak, dami. Ayan po. So ito po yung unang tali pa lang. Kaya ganito. Ayan, ito po yung pinalinis ko nung isang araw, so kailangang linisin po uli. So ito po, ganda, malago na ho siya. Mga ka-farmers, maganda naman po ang pagkalago niya. Ayan, bulaklakan na ho siya. Kaya kailangan po talaga ng alaga at pag lalagay ng pataba at spray, huwag niyo pong pababayaan sa spray, kasi andan po yung buhay. Kasi para yung mga uod ay hindi nila sirain yung mga bulaklak, o ibagsak nila yung mga bulaklak at saka kainin nila yung mga bunga ng kamatis. Ganda. So ang ganda po na rin
pwestong ito. Oh, kita nyo. Dami pong bulaklakan na po talaga siya. So, malapit na rin po akong mag-harvest siguro next month. Ay mag-harvest na ako. 10 buwan pa ho ang aking hintayin dito sa pwestong ito. Nagbabagsakan ang mga kamatis. Doon, kay Mariano. Saka dito kay ano, kay Ray. Sobrang bigat. Oo, nasira ang mga balag nila. Kaya dapat eh huwag mangyari sa amin kasi eh mahirap pong mag-repair ng balag kasi nga po pagka ano tutumba siya pag hindi niyo ini-repair dapat matibay ang ano. Oo, dapat po talaga ay may kawad, alambre sa paikot, then may balagbag at saka ano paayon na alambre. So amin po paikot lang yung alambre. So ang nylon po yung mga iba naming gamit. Kaya sana nga po huwag matumba o masira ng ano, kasi pag mabigat na po yung bunga ay bumibigay po talaga yung kawayan or yung alinman po ng nylon ay napuputol kasi sobrang bigat po. Kaya dapat ay doble o matibay ang inyong gagamitin. Ayan po. 17 tao po yung kasama namin ngayon. Kung di ho matapos ay bukas po uli ang ano, ang uulitin. Kaya bali makakalipat pa doon. Bali 34 tao po yung mga gagamit kong tao sa pagtatali pa lang yung pangalawang tali. Ito may tali na to ano. So maaring sa makalwa dadating yung abono. Kailangan lang paglalagay ng abono maghahok din. Para kakausapin ko na siya, no? Pababa ako na ito. Oo. Oo. Eh kaso, maraming gawa. Parang junior, nagaling ako kagabi. Hindi, araw lang naman. Ayun, sige. Sabihin mo. At para sabihin mo, eh, kailangan mabaak na ito at para malagyan na ng abono. So, ayan po yung aming ano. So, pakikita ko naman po yung susunod na tinatalian ng mga kasama ko. Dito. So malapit na po yung D-Max. Ito po kasi ay ang binhi nito ay Avatar. So ang ito pong katabi ay ano, D-Max. So malapit na po siyang pitasin. Mamaya ay pakita ko sa inyo. Pinipicture ko lang po aring aking mga huling tanim na kamatis. So ito po ay tinanim ng March 19. Oh. Tama? So March 19 po ito. Kasabay po siya nitong kabila na una kong pinicture. Oo, ano yun eh. Ayun. Masunod lang ang sila. Bali ano po siya. 18-19 itong huli kong tanim. Kaya mahalos magkasabay siya. Bali po ilang puno yung ating mga tanim ba na dito sa ilang pwestong are. Lahat-lahat. Nabot ng 12-13. So yun po, mga abutin po ng 12,000 ang aming tanim, lahat-lahat. Tapos bukod po yung pwesto ng repolyo at yung tatamnan namin ng labanos, bukod pa po yun. So yun po yung tanim namin ngayon. Basta abutin po ng 12,000 puno ang aming tanim. So ayan po si, pangalan mo nga? Daniel po. Si Daniel. Shout out po sa akin, Darling. Yo, shout out daw. Baka po'y tulog pa. Ha? Ayan. Ito po yung ginagawa namin. Ayan. Ito po yung isang pwesto, D-Max. So, pangalawang tali na po siya. Ayan po. So, naging masyadong malago na. May kasama po siyang repolyo sa gitna. Ayan, ka-farmers. Ayan po. So dito tayo sa iba kong kasama na nagtatali. Ayan po, oh, maganda na talaga siya. Bungahan na po siya. Ito po ay ang binhi namin ay D-Max. Magagaling pala mga ama, magtatali natin eh. Oh. Aba.
Ayan po sila. Mga babae po, sanay po dito ang magtali. Oh, baka gusto niyo mag-shout out, sabihin niyo na lang. Away-kaway kayo. Ayan po sila. Oo, ayan po si Kar Roger, siya po yung may-ari ng lupa dito. Kaya diyan po ako nagre-rent sa kanya. Ayan. So, kahit po senior si Kar Roger, eh, magaling pa hong tumarbaho dito. Mas may edad pa po siya sa akin, pero ang lakas-lakas niya. Ganun po ang buhay namin sa bukid. Pag pinapawisan ng isang tao, eh, medyo malalakas kasi nailalabas niya yung mga ano sa katawan. Kaya hindi masasakting pag farmers kasi lagi pong pinapawisan. Ayan po ang kanyang gawa. Magaling talaga si Kar Roger. Ayan, pagka nakatali na po ganito. Pag hindi pa ho nakatali, ito ipakita ko sa inyo. Hindi na ho kayo makakadaan, bagsakan na po lahat. Kita nyo. Dami sanga. Ayan po mga ka-farmers. Talaga hindi ho kayo makakadaan. At nadabagsakan pa yung mga repolyo ko. Ayan po. Daming taliin. Sana'y umabot sa magandang presyo. Kagaya ngayon, ay ang isang box po talaga ay ang mahal. Maabot po na ang kilo ay 70, 60 conforme po sa buyer na bumibili. So hindi po pare-pareha sa mga buyer na umaakyat dito. Meron pong ang bili nila ay 70, merong 75. Kaya kanya-kanya pong presyo. Kung saan, kung kayo nagkasundo sa presyo, wala akong problema. Ang ginagamit po namin pang spray ay ito sa uod, wick. Then manager, ito po manager din ang gamit namin. At saka po yung magic foliar. At saka, so meron pa po kaming isang gamit. So ito po yung Karina's Enchanted Garden. Ito po yung magic foliar na galing po kay Ma'am Monet. Courtesy po ni Ma'am Monet Tugado. So maraming salamat Ma'am Tugado. At hindi na po ako bumibili ng foliar. Yun na po yung ginagamit ko para kita nyo naman yung epekto, Ma'am. Hindi yan sa kamatis namin at repolyo at saka doon sa sitaw. So yun po ang doon ko po ginagamit yung foliar ninyo. So ang ganda ng epekto, Ma'am. Kaya doon sa mga ka-farmers, kung gusto nyo pong gumamit ng magic foliar ni Ma'am Tugado, ay pwede po kayo mag-order diyan sa munisipyo namin. Doon po na andun yung doon ko kinukuha yung yung magic foliar na yon. Bago ang lahat, ay nais ko po muna mag shout out. Shout out po sa Batangkol ng Jeddah, kay Eli Pagola, kay Amiros Vlog, kay Gemma Peralta, USA, Jerry Loresto, Pet Wonder Veterinary. So shout out po sa kanila. Salamat po sa inyong mga panonood at pagsuporta. Ganon din po sa lahat ng mga nagko-comment. Marami pong salamat sa inyo. Tagali pa rin. Alin naman ang natitingnan mo, Ray? Wala po, Kap. Mag-usisa lang po. Okay. So, ito po ay Mama Makayaw pala. Ang pangalan mo? Ricky po. Si Ricky na taga Batangas. Lipa Batangas. Ay, alin ang papasyalan nyo, Ray? Ito po, pinakayaw nilang 170. Kibaring Pilis po. Meron na kayo nakuha ba? Diyan? Ikaw? Meron na. Ito lang. Ako po nakapagalan dito kay... Okay, Arnold ba? Opo. Ay, kaya pala. Asa si Arnold? Ando po sa labas.
Sa baba, sa karsada. Oo, oh, okay. O, inapitas na kayo dyan? Dalawang karga daw po. Doon? Oo, oh, okay. O, oh, eh, sige. Sige, maabala ko kayo eh. Sige, po. Okay. Sige, po. Okay, salamat. Okay. Ah, ngayon po ay bababa na rin ako. Gawa ng marami po akong trabaho sa baba, doon sa tabing karsada sa tinuran. At magtitinor po ako ng beans. Ito po si Arnold, ang mamamakayaw po ng Batangas. Yeah, si Mari Andrea at ang kanyang mga anak. Oh, kaway-kaway. Kaway-kaway, patay si John Presyo, yung mga nakakailam dyan. Kailangan tumaas ang mga presyo. Kawawa na po mga batay. Ayan po, na, may nagdala po sa kanyang mga bees. Ayan. Talaga pong ang bees at sitaw ay medyo mababa. Kamatis lang po ang mataas. Kaya nakakapanlambot. Ito po, yung pinitas ni ng mama makayaw na si Arnold. Ayan po siya. Nakalimanta sabo, nakalimanta ang kahon. Ayan, ganda ng kamatis, D-Max po. So, naka magkano na ang pakayaw niyo dito lahat-lahat? May 1 million na, Arnold? May gate. Ah, may gate. May gate 1 million po yung ano, mga 1.5, ganon? Ganon. Ayun, 1.5 po ang kanyang naging puhunan sa pamamakayaw. Ito po yung kanilang lapitas. So nakakailang baksa kayo? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ilang karga na ba yung bumaba? Isa. Gari nga rito sa jeepang kinagkahan. Okay. So yan po, ganda ng kamatis ni Arnold. D-Max po yan. Ganda.